Senior Road Manager, and I've been with ABS-CBN for 13 years, and thankfully I am retained with Star Magic. I'm Tess of ABS-CBN Star Magic as a PR manager, and I've been with the company for 21 years, and I'm one of the few retained employees of ABS. I'm Zen Roncal. I'm a Senior Road Manager of Star Magic. And I worked in ABS-CBN for 15 years and 8 months to be exact. Businesses right now, online food service business. Ang una pong business ko is Mama Mirna Kapangpangan Dishes, and the second one is Tuzi's Homemade and Hand Pulled Pizzas. Yung Mama Mirna's Kapangpangan Dishes is, si Mama Mirna is my mother-in-law. Si Mama Mirna, sanay na talaga siyang magluto ng for everyone, food service, kasi nagkaroon sila ng canteen, nagkaroon sila ng karinderya. Every time na pupunta ako ng New Year sa kanila, natitikman ko talaga yung mga food na niluluto ni Mama Mirna, lalo na ang sisig at ang kare-kare niya, na sikat talaga siya sa family ng husband ko. Dumating tong ECQ na parang, bakit hindi kaya natin ibenta na ma-share naman natin yung na-i-experience namin sa mga tao, sa mga other families na merong gatherings pero hindi makalabas kasi nga ECQ pandemic. My business is more on desserts. We bake cookies, muffins, cupcakes, loaves, banana breads, and ubi cheese pandesal. And then, nagluluto rin kami ng mga classic sapin-sapin, maha blanca, at saka cassava plan. It started during quarantine when my sister became interested in cooking and baking after watching several YouTube channels. And since I'm work from home, we decided to revive Red Delicious, which I started way back in 2014. Way back in 2014, a friend in Star Magic asked me to join her in a short course class in baking. And then from then on, naging hobby ko na siya. Automatic kapag weekend, I would bake for my friends and families for the love, as in free. And then happiness ko na rin ang mag-prepare ng mga dessert corners during family events or family gatherings. And then I named this as Red Delicious after my nephew's name, which is Red, and then we added Delicious, kaya naging Red Delicious. But I have to push back, syempre kasi may work din ako, and then this is the only time I went back to baking, so we made it a business na ngayong quarantine. Thankful that I am one of the lucky few who got retained. And what made me
pursue the business is because of my partner, my husband. Even before, nag-start na rin kami ng small food business, which is yung keto food. Kasi before, I was into keto. And then after that, this pandemic happened, and then ito nangyari, I mean sa ABS-CBN. So, parang nag-isip na rin kami ng ibang pwede namin gawin aside doon sa regular work. Kasi before, siya din, nagkaroon din siya ng pangamba sa trabaho niya. And then, ako din shaky because nga of the franchise renewal na ngayon ay hindi na-grant. So, nag-usap kami na he wanted to do yung food business online. It's a small food business. So, its name is Seb's Little Kitchen. Meron kaming silog. Pero dito lang namin yung ino-offer sa aming subdivision. And then, we also have Pares and Mami. Kung nakikita nyo, ayan. Ang aming bestseller is the Fresh Lumpia. We also offer kare-kare. Yung specialty namin, yung Seb's Deep Fried Chicken. Yung bago namin ino-offer is the chicken wings. We have the buffalo, buttered, and garlic parmesan. And ang aming palabok. Our version of palabok. Sa ngayon, napaka-unstable ng company. Definitely, there are anxieties, fears, worries, and uncertainties. Because we'll never know what's going to happen. Kailangang umisip o humanap ng paraan ng ikabubuhay mo. I mean, God will always provide. Pero may mga pagkakataon na kailangan mong kumilos din para sa sarili mo. Hindi naman uupo ka lang dyan. Pag sinabing God will provide, bibigay na niya lahat sa'yo. Kailangan mo rin gumawa ng paraan. And of course, people around you will help. But we're keeping our high hopes that everything will be fine soon. At babalik tayo, sama-sama as a family. My main concern ko talaga, honestly, is the family that I will leave behind. Maraming seasons and maraming times sa career life ko na gusto ko na talagang mag-resign. Sa sobra kasing erratic ng schedule ng pagiging road manager or pagiging Star Magic staff, for some reason, tuwing naiisip ko mag-resign, naiisip ko rin na hindi ko talaga kayang mag-let go. Siguro dahil naging comfort zone ko na yung Star Magic. What will be my life after ABS-CBN? Sa totoo lang, I'm not thinking of anything na lilipat ako ng ibang work. Naghahanap ako ng ibang work. Plano ko lang naman talaga is ipagpatuloy lang itong ginagawa namin ng asawa ko. So far, okay ang business na ito. Hindi namin alam kung hanggang saan. We are keeping a positive mind, positive thinking, positive feeling na we will be successful with this. Sana po ang kinikinig nyo ang aming mga small business kasama ng aking mga kasamahan sa Star Magic. Maraming salamat and God bless everybody.